Hello po, welcome to my channel, Teresita Stoddard. Please subscribe. Mahigit 30 na po tayo, masaya po ako. At kahit na tayo may mga problema, basta wala lang po tayong karamdaman. Wala po tayo sakit. E yun po ay malaking blessing na kay God yun, pati yung pagising niya po sa akin sa araw-araw. Nadagdagan ko yung inuupo ako, mababa ako. Pag-pray po natin si Chris Aquino. Sa ngayon po ay meron siyang karamdaman na hindi ko masabing hindi kayang pagalingin ng mga doktor, pero may God po tayo. Kaya pag-pray po natin ng isang miracle healing para kay Chris. Para naman po para na rin sa mga anak niya. Alam ko may pera sila, pero iba po yung pagmamahal ng isang ina. Tingnan nyo naman ako, kahit malalaki na ang mga anak ko, tingnan si Edison, mami pa rin. Pero madalas po nagtatalo kami niyan. Ako naman ay masunuring ina. Hindi po ako marunong magsabi ng ayoko. Hindi pwede. Hindi ko magagawa yan. Lahat po gagawin ko para sa mga anak ko. Kaya ipag-pray po natin si Chris Aquino na magkaroon siya ng miracle healing. Alang-alang na lang sa mga anak niya, sa pamilya niya. Kasi kahit po napakarami nating pera, pagka po dinapuan tayo ng karamdaman na hindi kayang pagalingin ng mga doktor, wala po lahat yung ating kayamanan na yun. At tayo po ay mahalin natin ang ating kapwa para kahit papano dumating ako, hindi ko masasabing marami akong taong natulungan. Ginagawa ko po ang makakaya ko para makatulong sa iba. Alam niyo naman kung anong edad na ako yun. 77 na po ako. Pero natutuwa ako. Maliksik po ang katawan ko. Kapo, naglinis ako buong bahay namin. Nalobat ako, totoo. Pero malakas pa rin po ako. Yan namang hirap pag naipahinga natin yan. Wala na yan. Huwag lang tayong magkakasakit. Yun po ang pinagdadasal ko kay God. At lahat ng taong malapit sa akin, lahat ng taong nagmamahal sa akin, mahal ko din. At pinagdadasal ko kayong lahat araw-araw na bigyan kayo na. Kaya nga po yung kahilingan ko ay yung ating happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. Para sa buong mundo na po yun. Ang buhay ko po, hindi ko masasabing marangya. Naghirap po ako. Marami akong hirap na dinanas. Awa ng Diyos po, ako itinulungan niya. Talagang kahit na anong lungkot, kahit na anong hirap, kaya ko po tuusti niyan. Alang-alang sa aking mga anak. Sabi nga nung tatay nila, nila Buging, ambisyosa daw po ako, kaya niya ako iniwan. Sapat ba yon na maging ambisyosa ka lang, iiwanan ka na ng asawa mo? Hindi ko sabi kung siya nag-iwan sa akin kasi ayoko na eh. Kaya sinolo ko pagpapalaki sa mga anak ko. Kaya pag-pray po natin si Chris, may mga anak po siya. Iba yung pagmamahal ng isang ina. Talagang gagawin po ang lahat. Kagaya ko, talagang ginawa ko po ang lahat para sa mga anak ko. Ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. Mag-isa lang po ako, tinaguyod ko sila. Masakit pag iniwan ka ng, iniwan ako eh. O ako nang iwan. Umalis ako. Tinulungan naman ako ng kapatid ko si Ernie. Kaya kami napunta dyan sa Tansa. Mahal ko po yung lugar na yan. Diyan po pinalaki ng aking mga anak. At kahit dayo po kami dyan, ninahal kami ng mga tao dyan.
hindi kami tinuring na iba. Kaya mahal ko po sila. Kasi hindi ko alam no kung saan dadalhin yung mga anak ko, liliit pa po nila. Yun lang ang pagkakaiba namin ni Chris. Siya ay pinanganak siyang mayaman. Ako po ay pinanganak na mahirap. Lalo pang naghirap nung ako'y... Pero wala po akong pinagsisisihan. Lahat ng binigay sa akin ni God, ayos po lahat sa akin yun. Nararausan ko po ang lahat. Dahil kahit anong hirap natin, basta nandyan si God. Kaya, Chris Aquino, pag napanood mo itong video ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may hininga ka, nandyan si God. Tutulungan ka niya. Yung anak kong si Joseph, pinag-uusapan na ng mga doktor na yun nga, tapusin na yung buhay niya, nag-meeting-meeting sila, pero ako nasa trabaho, naririnig ko lahat ang pinag-uusapan nila. Nung sabihin ng doktor kung agree, sabi ko, sumabot ako, no, I don't like him to die. He's still breathing. God is the only one who can take our breath. He's the only one who can take our life because He was the one who created us. Ganyan, Chris, ang gawin mo. Huwag kang patatalo sa sakit na yan. Labanan mo. Makapangyarihan si God, pagagalingin ka niya. Kaya, pinagdadasal kita. I'm praying for you, Chris Aquino. Lakasan mo ang loob mo, alang-alang sa mga anak mo. Iba ang pagmamahal ng isang ina na tataguyod sa kanila. Ako, kahit malalaki na ang mga anak ko, nandiyan pa rin ako, nakantabay sa kanila. Hindi ko pinagsisisihan ang naging buhay ko. At ako naman ngayon, hindi ko masasabing naghihirap ako. Pero ang importante, malusog ako, malusog kami lahat. Wala kaming... wala akong utang. Pag may gusto akong bilhin, nag-iipon ako. Kaya nandyan talaga si God. Bahala siya sa iyo. Pagagalingin ka niya. Ibibigyan ka niya ng miracle healing. I-reverse niya yung sakit sa katawan mo. Bibigyan ka niya malusog na pangatawan. Kaya manalig ka sa kanya. At hindi ka niya pababayaan. Tibayan mo at lakasan mo ang loob mo. God is our great healer. At naniniwala ako dyan. Hinding-hindi tayo pinababayaan ni God sa buhay natin. Basta tumawag tayo sa Kanya. Pag narinig niya yon at ikaw ay nasa panganib, padadala niya lahat sa iyo. Ang lahat ng makakaginhawa at makakatulong sa iyo. Maraming beses ko nang napatunayan na nandyan si God at hindi niya tayo pinababayaan. Okay po. Basta Chris, lakasan mo ang loob mo. Ako ito, Teresita Stoddard, nagsasabi, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang ating Panginoon Diyos at Siya ang magbibigay ng kagalingan sa iyo at mararausan mo yan. May awa ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Okay po? Happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. God bless us all. Thank you, God, for your miracle healing to our Chris Aquino. Heal her, God. Heal her. She's your daughter. She needs you right now. God bless us all.